Hi guys! Welcome back to my channel and yeah, it's me again, Pangs. And for today's video, i-share ko nga lang sa inyo kung ano ba yung mga dapat nyong malaman about sa menstrual cup. Yeah, so i-share ko nga lang sa inyo kung ano nga ba yung mga nakita kong nakakapagtaka, nakakagulat at nakakamanghang mga pangyayari simula nung gumamit ako ng menstrual cup. At for sure, matatawa din kayo. Baka kasi naranasan nyo na rin or baka maranasan nyo rin kung ano yung mga sasabihin ko. So, ito na nga. Nakanood ka, nakabasa ka, nakita mo, na-advertise, at na-curious ka. Ikaw naman, nag-browse ka, hinanap mo kung saan mo ba malalaman kung ano ba yung meaning ng bagay na to. At yun, nung nalaman mo na siya na safe pala siya sa environment, matutulungan niya si Mother Earth, hindi ka na magkaka-rashes, hindi ka na magkaka-allergies, hindi ka na mahihirapan, hindi ka nagagastos at makakasave ka. Naghanap ka, tinignan mo kung safe ba, kung FDA approved ba, kung okay ba siya gamitin, bumili ka, check out mo, and ayan, dumating na siya sa'yo. Eto na, excited ka? Binuksan mo yung box, binuksan mo yung pakete, nakita mo, nag-comment ka bigla. Sana magka-mens na ako. Sana dumating na yung period ko. This is gonna be the best period ever. I'm so excited with my period. Tama, di ba? Biglang dumating yung mens mo. Doon na nag-start. Nag-start na siya, nalaman mo na, pinag-aaralan mo na, gaya ng mga nababasa mo, gaya ng mga napanood mo, madali daw, easy lang daw, pero besh, anong nangyari? Napakahirap niyang ilagay sa una. Hirap, masakit, ulit-ulit, nakakasawa, nakakapawis, at kung ano-ano pang gusto mo nang sumuko. At yun nga yung katotohanan pag first time mong gumamit ng bagay na to. That you need to know about menstrual cup is mahihirapan kang humanap ng fold na perfect or fit mas madali para sa'yo. Hindi mo alam kung gagamitin mo ba yung 7-fold, yung C-fold, kung ano-anong fold. And, itatry mo lahat yan. Trinay mo lahat yan. Tama? Hanggang sa malalaman mo na nga kung ano nga ba yung perfect na fold para sa'yo. Pinakamadaling fold na gagamitin mo every time na gagamitin mo na siya. Hindi madali yung paghahanap ng fold kasi uulit-ulitin mo siyang ilalagay, uulit-ulitin mo siyang ipapasok hanggang sa malaman mo na nga kung ano nga ang pinakamadali na way para maipasok mo siya na mas mabilis. Pero pag nalaman mo na, napaka-worth it niya. Pangalawa, yung pangalawa, pag sinabi ng vlog, firm, soft, at magpa-pop up siya. Guys, maniwala kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na hindi mo maririnig yung pop, hindi mo maririnig yung soda, pop, hindi, pwedeng hindi mo siya marinig. Pag sinabi lang, meron kang maririnig na sound na ganito at sa first try mo, hindi mo siya narinig, ibig sabihin, hindi pa open yung cup or hindi pa siya nakalagay ng maayos. You just need to hear the sound, ganon. Or, kung hindi mo naman siya narinig at na-feel mo naman na okay na siya, you just need to pull, kailangan mo lang siya hilain ng konti. Pag hindi na lumabas sa menstrual cup or parang nakasock na siyang ganon, okay na siya. You just need to push it back para dumiretso siya dun sa harapan or dun sa linya ng cervix nyo. Number 3, yung pangatlo guys is maybe yung cup na nabili mo, hindi yung cup na para sa'yo. Oo, hindi siya yung cup na para sa'yo. Parang ako, di ba? Para dun sa mga nakaraang vlog ko, bumuli ako ng Sati at bumuli ako ng Intimina para mapag-compare ko sila at kung ano nga ba yung nasa loob ng box nila pag bibilhin mo na sila. Na-try ko yung Sati, na-try ko yung Intimina, at hindi sila pareho ng gamit sa akin. May mas lamang sa kanilang dalawa. And dun ko na-realize na buti nilang dalawa yung binili ko, mas napag-compare ko. And dun ko na nga dinalaman na hindi pala porket ito siya, ito na yung pwede na cup sa'yo. Kasi maybe hindi siya fit dun sa loob ng cervix mo. Ang akala ko itong cup na to is fit na siya sa akin, but as time goes by, makikita mo talaga na nagli-leak siya. Meron at meron siyang leak. Pero nung ginamit ko yung isa, wala siyang leak at all. So, medyo na-figure out ko na, oo nga, maybe itong cup na binili mo ngayon, pag nag-leak siya, or trinay mo siya ng una, nag-leak siya, trinay mo siya ng pangalawa, nag-leak na naman siya, maybe guys, hindi yung cup na para sa inyo pag continue siyang nagli-leak kasi either malaki
yung cervix sa loob na hindi kaya nung menstrual cup or size ng menstrual cup na nabili mo. Number 4. So yung pang-apat natin, guys, gumagalaw si menstrual cup sa loob ng cervix natin or sa loob ng womb natin. Oo, gumagalaw sila. Like, pag nilagay mo siya, bigla siyang mawawala o bigla siyang hihigupin nung nasa loob mo. Good thing naman kasi nasuck na siya nung sa loob or okay yung pagkakalagay mo. Guys, don't panic pag ganun yung nangyari or pag hindi nyo siya nakapa. Huwag kang mag-iisip na, baka pumasok siya sa tiyan ko, baka pumasok siya sa ihian ko, baka pumasok siya sa ganito, sa ganyan. No guys, gagalaw at gagalaw talaga siya kasi kailangan siyang isuck nung sa loob mo at para mag-go siya dun sa harapan ng cervix mo. Just don't panic pag nawala siya. Malalabas mo naman ulit yan by pushing or gamit yung pelvic, ano kasi yun? Basta yung pelvic na, basta yung pag-iri mo. Like, iiri ka lang ng konti, lalabas siya. Number 5, so yung panglima natin guys, huwag kayong magpapaloko or huwag kayong matatakot sa size ng mga menstrual cup. Pag nalalakihan kayo, pag naliliitan kayo, or pag nahahabaan kayo guys, huwag kayong matakot. Kasi guys, tandaan nyo lang na meron pa mga bagay na mas malaki ang pwedeng lumabas dyan or pumasok dyan like babies. Baby's head or paano magiging baby natin. Tama? Pang-anim. So yung pang-anim natin guys, pwede mong paliitin yung size ng cup mo. For example, ganito yung nabili mo, tapos meron siyang rim na ganyan kahaba. Tandaan mo na pwede mo i-cut yung dito, pero I highly advise na huwag mo siyang i-cut ang buo kasi mas mahihirapan kang pag ilalabas mo na siya, mas mahihirapan kang maglabas kasi wala siyang parang hilaan. Marami siyang ganito. So you can cut it hanggang dito, but guys, huwag mo siyang isasagat hanggang dito. Oo, hindi siya komportable kasi parang may tumutusok pag nakaupo ka, parang may tumutusok pag nakahiga ka. Pero guys, i-cut mo at i-push mo paloob. Baka kasi nakalabas lang siya ng konti, but guys, do not cut it all. Huwag mo siyang gugupitin lahat kasi mas mahihirapan kang maglabas ng menstrual cup pag gusto mo na siyang ilabas. Pang 7. So yung pang 7 natin, iniisip mo na parang manganganak ka na or manganganak ka ng menstrual cup, silicone cup. O, mafe-feel mo yan. Kasi mahihirapan ka sa unang maglabas yung menstrual cup. Hindi mo alam kung paano mo siya ilalabas. Hindi mo alam kung paano mo siya hanapin. Kasi parang nag-explore ka pa lang kung paano mo ba siya gamitin. Paano mo siya papasok at kung paano mo siya ilalabas. So, what you need to do is just relax. You need to relax and don't panic. Huwag kang mag-isip na kung ano-ano. Huwag mong isipin kagad na, may ubi ba na nakabukas ngayon? May ubi pa na maghihila para sa akin ito? May ubi pa na ganito ganyan? May ubi pa na ganito ganyan? Huwag kang mag-isip ng ganun. You just need to relax. Inhale. Exhale. And then, kailangan mo lang i-push yung menstrual cup gamit yung menstrual mo. Pag nag-relax ka, pag nag-chill ka, lalabas at lalabas din siya. Don't panic. Number 8. So yung pang number 8 natin guys, pag first time mong gumamit nito, napakadumi niyang gamitin. Swear, napakadumi niyang gamitin. Alam mo tipong nire-regla ka na tapos kukuhanin mo pa siyang ganyan, kukuhanin pa siya ng ganito ganyan. Hindi mo alam kung ano upo, anong tayo yung gagawin mo para lang makuha mo siya, para lang ma-shoot mo siya sa loob. Sa unang gamit niya guys, napaka-messy talaga niyang gamitin. Magkakalat yung blood dyan sa toilet o kaya naman dyan sa flooring ng CR nyo. At mapapaisip ka lang na, bakit ko ba ginagawa to? Bakit ba ganito? Ganito pala siya. So yung excitement mo nung unang bilin mo sa kanya, bigla mo lang maisip na, gagawin ko pa ba to? Ipupush ko pa ba to? Kasi lalo na pag meron kang dysmenorrhea, tas gagawin mo yung bagay na yun guys, medyo nakakahassle siya. Tama? Number 9. So yung pang number 9 natin guys, try mo yung pinch and pull method pag gagamitin mo na yung menstrual cup mo. Kasi pag ilalabas mo yung menstrual cup, medyo mahihirapan ka maglabas dyan. So what you need to do is you need to pull, hilahin mo siya ng konti, then i-pinch mo. Pag nahihirapan ka na naman or pag feeling mo masakit na naman siya pag ilalabas, nahihirapan ka na naman ilabas siya, ibalik mo siya ng konti, then ibaba mo na naman, then after that, pinch. Hanggang sa dahan-dahan mo siyang ilabas. Pag masakit siya, huwag mo siyang bibilain, guys. Huwag mo siyang bibilain. Huwag ganun kasi masakit siya. Or hindi komportable yung feeling, lalo pag hindi ka pa nagkaanak. Hindi maganda yung feeling niya. So you just need to do the pull and pinch method. Guys, be patient. Mahabang pasensya lang kailangan natin para matutunan natin gamitin yung ganitong bagay. Number 10. So, yung pang number 10 natin, guys, lagi mong check. For example, merong tumulo na konting blood or na-feel mo, kasi mapifeel mo naman yan na parang may tumulo eh. Pupunta ka kagad sa CR, i-check mo kung natagusan ka ba. I-open mo kung nag-work ba or nag-work ba yung menstrual cup, kung tama ba yung pagkakalagay. Pag nalaman mong
tama yung pagkakalagay, ang sense of feeling. Tapos, after naman nun, pangalawang wash mo, tatanggalin mo na naman siya, ibabalik mo naman siya, then parang may tutulo na namang bagay dyan sa loob na yan, and then, i-check mo na naman siya, meron namang blood. Or meron kang leak. Bigla ka na naman magdataka kung saan na naman galing yon, or kung ano na naman ba yung maling ginawa mo. Tama? Number 11. So, yung pang number 11 naman natin, guys, is kung dati, nung nag-napkin ka or nagtatampon ka, matatapos mo yung pamamalit mo or yung paglagay mo sa loob ng 5 minuto, ngayong unang gamit mo sa menstrual cup, umabot ka ng 30 minutes, hindi, umabot ka ng 20 minutes to 45 minutes sa loob ng CR. Tama? Yes, so don't worry guys, na-feel ko din yan, and kasama siya dun sa mga parang bakit nga ba ganito yung menstrual cup, kasi nga first of all, nung una, hindi naman tayo gumagamit ng ganito, hindi tayo aware kung paano ba gamitin to, and we need a time to know how to use it, to know how to put it inside, to know how to pull it out. So kasama talaga siya dun sa mga pababalaghan na ibibigay talaga sa atin ni menstrual cup. Number 12, so yung pang number 12 naman natin guys is pagising mo ng umaga, lalo na pag natatay ka or pag nasi CR ka, hindi mo alam kung anong ilalabas mo. Kung yung bang menstrual cup, yung bang ihi mo, or yung bang poop mo. Kasi iisipin mo, paano pag inire ko to, eh di, baka lumabas itong bagay na to. Paano pag inuna kong ilabas yung tae ko, baka lumabas bigla yung menstrual cup at mashoot siya dun sa toilet. O kaya naman, paano pag inire ko itong menstrual cup, is iba yung mairi ko. Tama? And what you need to do guys is you just need to poop first. Lahaw mo ng tumae, then after mong tumae, flush your toilet and ilabas mo na yung menstrual cup. But guys, flush muna para sure na baka kasi shoot siya dun sa toilet na may something guys, to avoid na lang din yung ganung mga event. Number 13 na misteryosong ibibigay sa iyo ng menstrual cup is pagkalabas mo ng menstrual cup, ang akala mo pumatay ka ng manok. Pagkalabas mo dyan guys, makikita mo talaga is buo-buo yung parang blood. Pero guys, di ba ang saya pag nakita mo siya, nandun lahat dun sa cup yung blood at wala siyang spill or wala siyang leak. Di ba? Number 14. So yung pang number 14 natin guys is naiinis ka na kung bakit mo binili itong bagay na to. Itong plastic na bagay na to. Kasi pinawisan ka nakakalabas-pasok, pinawisan ka nakakahanap ng position kung paano mo siya may ipasok, pinawisan mo ka na kung paano mo ba siya maipapalabas, pinawisan ka nakakahanap ng method kung paano nga ba mas madali ipasok or ilabas para sa iyo. At iinis ka na, gusto mo lang gumibab, ayaw mo na siyang gamitin, gusto mo lang bumalik sa dating mong gawain. Na magtatampons or magnapkin ka na. Diba? Isa din yan dun sa mga bagay na nakakainis pag nag-menstrual cup ka na. At ang last naman natin guys is yung pang 15. Yay! 15 na tayo. So yung pang 15 natin guys, tatawanan mo yung from number 1 to number 14 kasi nga totoo yung mga sinabi ko. At kung totoo yung mga sinabi ko, just don't forget to hit subscribe and like of course. So yung pang 15 natin guys is don't give up. Don't give up. Huwag kang sumukong itry. Huwag kang sumukong gamitin tong bagay na to. Kasi pag nalaman mo na yung position mo, pag nalaman mo na ganito pala siya ipasok, ganito siya ilabas, guys, napakadali ng buhay. Napakasarap reglahin. Kasi hindi mo ma-feel, guys, yung nagbe-mens ka talaga. As in, wala. As in, normal, matutulog ka ng ganito position, okay lang, walang ganito, walang ganyan. Although sometimes guys, may leaks talaga siya, hindi mo alam kung bakit. Pero pag hindi mo pa siya alam gamitin, you can use panty liners or mas madali siya kasi parang hindi ka na nagpapalit ng underwear, naglalaban ng underwear na ganyan-ganyan. So you can just use panty liner na lang muna kung hindi mo pa siya alam gamitin. Or habang nasa stage ka pa, kung paano siya gamitin. Not all the time kasi is makukuha mo yung position ng menstrual cup mo. Hindi mo siya agad makukuha. Pero guys, pwede siyang pag-aralan. Pag napag-aralan mo na, pag nalaman mo na yung method niya, yung way niya guys, napaka-worth it. Yeah, so yun nga yung 15 na bagay na nakakainis, nakakagulat, nakakapagtakang nangyari sa akin simula na gumamit ako nitong menstrual cup na to. But guys, I swear, pag nalaman mo na lahat to, matatawa ka kasi nga yung mga sinabi ko kanina is nangyari din sa'yo. Or kung hindi man nangyari sa'yo guys, medyo close na malapit na mangyari sa'yo. And yun na nga, natapos na naman yung vlog natin na puro tayo daldal. And thank you so much for watching my video. And if you like this, just give me a thumbs up. Subscribe to my channel.
turn on the notification bell. Don't forget to share and follow me on my Instagram account. And if you have any suggestion, just give me a comment down below. And I'll see you in my next one. Bye!